Nine question. Pagdating ni Kristo, ano ito? Sabi po ni Sister Estrella Guevara. I would repeat her ninth question. Pagdating ni Kristo, ano ito? Sabi po ni Sister Estrella Guevara. Mga kapatid, ang kanyang tanong, yung pagdating ni Kristo. Of course, i-clarify po natin ang tanong niya kasi we are talking about sa pagdating ni Kristo. Ay, ito po ang ating clarifying question. Ilang beses ang pagdating ni Jesus sa sanglibutan? Kasi, of course, mayroon tayong first coming kasi may binabanggit sa Bible na second coming. So, ilang po ba, ilang beses ang pagdating ni Jesus sa sanglibutan? Dako muna tayo sa first coming ng ating Panginoon. Of course, we called it the praise of Christ, the pace or the paces of Christ coming. Ang ating una munang ano ay yung first coming. Yung first coming ng ating Panginoon, we call that coming for redemption or redemption, yung pagliligtas. Ang unang pagdating ng Panginoon dito sa sanlibutan, dahil alam naman po natin na si Jesus ay hindi naman po taga sanlibutan. Dumating lang po siya sa sanlibutan, ay maliwanag naman po na dumating siya dito sa sanlibutan at that is his first coming. Tingnan po natin ang timeline natin sa end times, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroon po dyan, ano, tingnan po natin ano, yung kanyang first coming, nakikita po natin yung dilaw, mga kapatid, kasi para po maunawaan ho natin na ito ay, asa na tayo? Sige po, mga kapatid, para po mas maunawaan natin, yan, sandali. Dito, makikita po natin yung dilaw, nakalagay po dyan yung kanyang first coming. Yung dilaw na yun na first coming, yan po ang tinatawag po natin na pagsilang ng ating Panginoon, ang kanyang pagmi-ministeryo hanggang siya po ay mamatay sa krus, hanggang siya po ay mag-resurrect. Yun po ang first coming ng ating Panginoon. So again, ang first coming ni Lord ay pagliligtas po, mga kapatid. Basa ho tayo, sabi po dito sa Hebrews 10:7, mga kapatid, nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. So sabi dito ng Bible, mga kapatid, na si Jesus ay pumarito para po sa isang balumbon. Basahin po natin para mas lalong mas malinawan ng ating mga sumusubaybay sa Hebrews 10:7. Tagalog ang Biblia. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. So take note the word pumarito. So si Jesus ay pumarito sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa kanya. That is his first coming, of course. At basa pa ho tayo sa Galatians 4:4 hanggang 5. Ito ang wika ng Biblia, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, and verse 5, upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Remember na ang unang pagparito ng Panginoon ay para tuparin ang mga nasusulat sa balunbon ng aklat. At dagdag pa ho natin, what he did sa mga kapatid nung siya sa una niyang pagparito. Ito po ang conclusion sa 1 Corinthians 15:1 hanggang 3. Ngayon, ngayon ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. And verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalatayang ng walang kabuluhan. And verse 3,
sapagkat binigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at muling nabuhay, of course, dahil ayon din sa kasulatan. Kaya yung first coming ng ating Panginoon, which He came, pumarito siya para tuparin ang mga nasusulat sa balunbon ng aklat, walang iba kundi yung pagtutubos, mga kapatid, na ang sabi ng Bible ayon sa kasulatan, ang Panginoon ay ipinako sa krus, inilibing, at sa pangatlong araw nabuhay na maguli. Ito po ang base ayon sa kasulatan. Kaya sa ating mga sumusubaybay, mga nanonood, ang first coming ng ating Panginoong Hesus ay nung iligtas niya ang buong sanglibutan. At dako po tayo sa rapture, mga kapatid. We do not hindi po natin tinatawag ang rapture na second coming, kasi again, ang second coming ay talagang si Lord namumuhay o na tumatahan dito po sa lupa. Ang rapture ho kasi hindi po siya lalapag, nasa mga alapaap lang. Kaya itong phase of Christ coming, it's not a second coming yung rapture, yung pagdagit or yung term natin na pag-agaw. Again, rapture, it's not a second coming. Kasi minsan nagkakamali ang iba na dahil malapit na ang rapture, akala nila ito na po yung muling pagbabalik ng Panginoon. Tama po naman, babalik si Lord, but that is not a second coming. Balik tayo muli sa ating timeline, mga kapatid. Ito po ang sabi po dito, mga kapatid, sa ating timeline, na after Christ, makikita po natin dyan na nakikita nyo yung cross. Pagkatapos mamatay ni Jesus, yung dilaw, nag-ascend po siya sa langit. Nag-ascend siya sa langit at bago mag-start ang 7 years tribulation, siya po ay darating sa mga alapaap, which we called it rapture, pagdagit or yung pag-agaw, na hindi pa ho ang second coming, dahil ang second coming after po ng 7 years tribulation. So before 7 years tribulation, darating si Jesus sa mga alapaap upang tayo ay isama sa kanyang kinaruroonan. Again, ang tawag natin dyan ay rapture, pagdagit, or pag-agaw. Basa ho tayo. Sabi po ng John 14:2-3, this is common verse, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And in verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Yan, binanggit na naman ang salitang paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumoon. So, paririto si Lord para isama tayo sa kanyang kinaruroonan. So ano po ito, mga kapatid? Sabi ng Mark 14:62, muli, ito ang sabi ng Biblia, at sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. Kaya yung pagdagit ng Panginoon, yung pag-rapture, ay hanggang alapaap lang ang Panginoon. Paparito siya na nasa mga alapaap, tulad ng ating binasa, sabi ng Panginoon, ako'y muling paririto kapag naipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan at isasama ko kayo sa aking kinaruroonan. At again, hanggang si Jesus sa mga alapaap. Ito po ang wika, para lalo po natin mas maunawaan. Sa 1 Thessalonians chapter 4, 13-18, ito ang wika, sa Tagalog ang Biblia. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog or mga nangamatay, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang sa Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus o nangamatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
And verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito. Ayan, binanggit na naman ang salitang pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog o nangamatay. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. And verse 17, kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Take note the word alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. And verse 18, kayo'y mangag-aliwan. Sabi niya, kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya mga kapatid, hanggang alapaap lang po ang rapture. At again, it is not considered as second coming ng ating Panginoon. At tungkol po sa pag-rapture ng ating Panginoon, ito po ang winika naman sa Mateo 24:36-42. Ito po ang wika ng Biblia. Sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Of course, alam po ng anak pagdating niya sa langit kasi ano na po, pero bilang siya po ay nagkatawan tao, of course limited. Hindi po siya talaga na andun yung kanyang humanity. As human, of course hindi niya alam. Pero being God, si Jesus, He knows everything kasi hindi siya magiging Diyos kung mayroon siyang hindi alam. Kaya dito, yung sinasabi niya, kahit ang anak, kundi ang ama lamang, of course, He was in humanity, mga kapatid. Bilang nagkatawan tao, may mga bagay siyang hindi alam. Pero bilang Diyos, again, alam niya ang lahat ng bagay. And 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 38, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. And verse 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pagpatuloy po natin, verse 40, kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 41, dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. And verse 42, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. And verse 43, mga kapatid, balik tayo, 42. At dagdag pa ho natin dito sa Matthew 24:44, kaya nga, kayo'y magsipaghanda naman. Sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So, hindi po natin alam kung anong oras, anong araw, babalikan tayo ng Panginoon upang isama tayo sa kanyang kinaroroonan. Kaya ang sabi ng Bible, magsipaghanda ho tayo, magsipagpuyat tayo. At ito pa ho, mga kapatid, dagdagan ho natin, sabi po ng Acts 1:7, ito po ang sabi ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, sabi ni Jesus, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya, it is not for, hindi part po natin, mga kapatid, ang maalaman ang panahon at bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kapanahunan. And of course, mga kapatid, ang sabi po dito sa Thessalonians 5:2,
Basa ho tayo, sabi ng Biblia, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. So ang alam lang po natin, ang pagbalik ni Lord ay gaya ng magnanakaw, pero we do not really know what is the exact day and what is the exact hour ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating pangahasan, sabihin ang date, buwan, taon, kung kailan darating si Lord, dahil masisira po ang scriptures, of course, at mapapatunayan na baka mapatunayan tayo mga bulaang propeta. And then, of course, mga kapatid, sa 2 Peter 3:10, ito naman po ang wika ng Biblia, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pero I'd like to emphasize the first praise, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So ang ini-emphasize lang po dito, pag dumarating si Lord, tulad ng magnanakaw, kasi ang magnanakaw hindi naman po nagpapaalam yan. Unpredicted yung kanilang pagdating or araw at oras ng kanilang pagnanakaw. Sabi pa ho, dagdag sa Revelation 3:3, ito po ang wika ng kasulatan, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. So inuulit-ulit ng scripture na si Lord ay unpredictable po ang kanyang pagbabalik. Anumang uring pagbabalik ito, pero sinasabi po dito mga kapatid, tulad po ng magnanakaw. At dagdag pa ho sa Revelation 16:15, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya ay lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Kaya mga kapatid, mahalaga ang nagpupuyat tayo, nagbabantay ho tayo, because we do not really know the hour and day ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ito man po ay second coming, rapture man, mga kapatid. At ang sabi po ng Zechariah 14:7, ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon. Hindi araw at hindi gabi, ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag. Kaya mga kapatid, yan po ang sinasabi. This is just a fulfillment ng propesya that no one can know sa oras at araw ng pagbabalik. Again, ang rapture is not considered a second coming. Sa ating mga sumusubaybay, ang first coming ng ating Panginoon ay yung isinilang siya at nagligtas siya ng sangkatauhan. At of course, ang rapture is not counted and considered as second coming. At dako tayo sa second coming, praise of Christ coming, mga kapatid. Ito po ang second coming. Ang second coming ay upang mag-reign, or sa Tagalog ay yung paghahari. Kung ang first coming ng ating Panginoon ay upang for redemption, ito naman ay pagre-reign ng ating Panginoon or paghahari. Kung ating pong makikita, mga kapatid, dito po sa ating timeline, ang second coming niya po after ng 7 years tribulation, siya po ay bababa sa bundok ng Olibo at maghahari po siya for 1,000 years, which we called it millennial reign ng ating Panginoon. Basa po tayo sa talata, mga kapatid, Revelation 1:7, ito po ang wika ng Biblia. Narito siya'y pumaparitong, yan, binanggit na naman ang salitang pumaparitong, na sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kaniya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Kaya dito mga kapatid, makikita siya sa lahat ng tao, na paparito ding mga nasa lapaap, mga kapatid, at maging ang nagsiulos sa kanya.
at ang malaang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. At ano po ito, mga kapatid? Mas lalo natin maunawaan ang second coming ng Panginoon. Let us go back nung si Jesus Christ bago po mag-ascend sa heaven. Ito po ang wika sa Acts 1:9 hanggang 12. At pagkatapos niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila ng 11 disciples, kasi wala na po dyan si Judas, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Verse 10, at samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. And verse 11, na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paririto, paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. And verse 12, nung magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakari. Mga kapatid, remember that Jesus Christ ascended mula po sa Mount Olive, papuntang langit, of course. At ang sabi ng mga anghel, siya po ay babalik at pariritong gaya ng kanyang pag-akyat. In other words, ang second coming ng ating Panginoon ay lalapag po siya sa bundok ng Olibo. Kaya tinatawag nga po natin ang rapture is not the second coming ni Lord, kasi hindi po siya lumapag sa bundok ng Olibo kundi hanggang alapaap lamang at upang salubungin niya tayo, mga kapatid. Subalit, again, sa second coming, kung paano si Jesus nag-ascend from Mount Olive, ganun din po siya magdi-descend sa second coming sa Mount Olive. Kasi ito po ang hinulaan po sa Sikareya 14:4, Tagalog ang Biblia. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga ulibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan, at ang bundok ng mga ulibo ay mahahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kanluran at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan at ang kalahati ay sa dakong timugan. So, yun po mga kapatid. Sa second coming ni Lord, again, lalapag ang kanyang mga paa sa bundok ng Olibo kung paano po siya umakyat sa langit. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin ano, dahil when Jesus Christ was with his disciples, he was asked by his disciples, of course. Basa po tayo sa Matthew 24:3 para mas lalong malinawan ang second coming ng ating Panginoon. Ito ang wika ng Biblia. Sabi po dito, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipag, sabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Mga kapatid, kung ating pong papansinin, tatlo po ang mga katanungan na tinanong po ng kanyang mga alagad. So let us read it in English version sa Amplified, Matthew 24:3, at ako na lang po ang nagdagdag ng mga question. Una, mga kapatid, while he was seated on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, tell us, ito po yung kanilang first question, when will this take place? Kailan mangyayari ito? Ang second question nila,
And what will be the signs of your coming? So, humingi sila ng signs ng second coming ng ating Panginoon. And then the third question, and of the end, the completion, the consummation of the age. Yung huling araw po ng sanlibutan. So, tatlo ang kanilang tanong. When will this take place? And then second question, and what will be the signs of your coming? And then the third question, and of the end, the completion, the consummation, and of the age, mga kapatid. Punta muna tayo sa unang tanong nila. Dito pa rin tayo sa Amplified Version. Sabi po doon sa first question, when will this take place? Unang kailan mangyayari ito? So ano po itong sinasabi ng mga alagad na kailan mangyayari? Of course, nasa verse, binabasa po natin verse 3. Balikan natin ang verse 1 and verse 2 ng Mateo. Basahin natin sa Tagalog ang Biblia. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. So, sa kanila pong paglalakad, ipinamalas ni Jesus ang mga gusali ng templo, which he refers to the Jerusalem. And verse 2, that of what siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito, which refer to the city of Jerusalem? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibubuwal. So in other words, mga kapatid, pre-emphasize ng Lord na itong city of Jerusalem, lalo na po particular sa templo, na walang bato sa kapwa bato, kundi iguguho pareho, so mawawasak po sila. At itong unang tanong nila na kailan mangyayari ang pagkawasak ng Jerusalem, it's been already fulfilled. Fulfilled po ito noong AD 70 according to history, na sa pamamagitan po ni General Titus or General Titus, mga kapatid. So, nangyari na po ang unang tanong sa pagkawasak po ng Jerusalem templo noong AD 70. And here comes the second question. Ang pangalawang question kasi, and what will be the signs of your coming? Ito na po ang ano. Ano po ba ang mga palatandaan ng muli mong pagparito? Ito po ay refer sa second coming, mga kapatid. At dito rin po sumagot si Jesus sa Mateo 24:4-8. Ito po ang mga signs, mga kapatid. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng mailigaw ni numan. Verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Verse 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Kasi ang third question nila is all about the end of the world. Pero sabi niya, pag nakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan, mga kapatid, ay huwag tayong magulumihanan sapagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito datapwat hindi pa ito ang wakas. This is not the end. Verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Anan po ang sabi ng 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So this is just the beginning ng tribulation, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng tribulation? Mga kapatid, ito po ang wika sa 24:21 naman ng Mateo para mas lalo natin maintindihan ang salitang tribulation. Ito ang sabi ng Biblia, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, great tribulation in English, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Gusto ko lang po i-emphasize, mga kapatid,
Sa ating mga kapatiran kasi ni mga kapatiran natin, nami-misinterpret nila because the disciple asked the signs of Christ's second coming. At nagbigay si Lord ng mga palatandaan, yung magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng kagutuman, magkakaroon po ng mga bagay na kapighatian. So, ang akala ng iba na itong mga nangyayari sa atin ngayon na gutom, digmaan, ay ito na daw po ang signs na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Gusto ko lang po i-emphasize muli na itong mga signs na binigay ng ating Panginoon ay kailanman ay hindi pa ito nangyari sa talambuhay po natin. Basahin po natin muli sa 24:21, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, great tribulation, na ang gayoy di pa nangyari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Of course, kapag nangyari. Kaya itong mga lindol na ating nararanasan, that is not yet the sign kasi naranasan na po yan noon eh. Gutom na ating nararanasan ngayon, that is not a sign. Actually po, sa panahon po ng King sa Old Testament, ang mga bata, niluluto nila para kainin. Ay, hindi pa ho natin nararanasan yan sa ating panahon ngayon. Eh, naranasan na po yan. Pero ito po ang ating tandaan. Itong mga signs na binibigay ng lindol, kagutom, at saka yung gera or digmaan, hindi pa ho ito nararanasan kailanman. Kaya wala pwedeng manghahas na these are the signs already of the second coming. Kaya sasabi ng iba, malapit nang dumating si Lord. At itong signs ng Panginoon sa second coming niya, ito po ay with refers sa Great Tribulation. Kaya sa ating pag-aaral, mayroon po tayong tinatawag na 7 years tribulation. So, sa ating mga sumusubaybay at mga nanonood, ano po ba ang signs ng second coming ni Lord? Of course, the 7 years tribulations, the great tribulation. Ipakita natin uli, mga kapatid, ang ating timeline. Makikita po natin after Jesus Christ ascended, nagbabalik sa salapa for the rapture. And then after that, mga kapatid, ay magkakaroon po ng 7 years tribulations. And after 7 years tribulation, magkakaroon po ng tinatawag na Battle of Armageddon. At pagkatapos po ng Battle of Armageddon, saka po si Lord bababa. Yan po ang tinutukoy po natin na second coming bago po siya mag-reign for 1,000 years reign, millennial reign ng ating Panginoon. Basa ho tayo, mga kapatid, sa Revelation 24, ito po ang millennial reign. Sabi po dito, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. And it happened nung 7 years tribulation. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. At again, itong pagsamba ng hayop ay it happened sa 7 years tribulation at hindi tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanyang kamay. At again, itong tataka ng 666, it happened again in 7 years tribulation at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, ang second coming ni Lord, ito po ang kanyang paghahari ng 7 years tribulation. Kaya, yun po ang ating sagot, yung mga signs ng second coming. The signs of second coming ay yung 7 years great tribulation na hindi pa ito nangyari kailanman sa talambuhay o sa talangkasaysayan ng sanlibutan. At dako tayo sa third question, and of the end, the third question is, and of the end, the completion and consummation of the age. Kailan ba ang katapusan? So sabi po uli ni Jesus sa Mateo 24:9-14, basa po tayo. Kung magkagayoy, ibibigay sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan, ang verse 10, at kung magkagayoy, maraming mga titisod at magkakanuluhan ang isa't isa at magkakapuutan ang isa't isa. Verse 11,
at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. In verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya hindi po, itong verse na ito, hindi po ito dapat gamitin ng mga born again, mga Kristiyano mananampalataya, at ng mga anak ng Diyos na kabilang sa iglesia, because the church ay irarapture bago po mag 7 years tribulation. Kaya ang sabi dito sa Mateo 24:13, basahin natin uli, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi man tayo makakaabot ng wakas. Kaya ang verse na ito muli ay hindi po dapat gamitin ng mga born again Christian at mananampalataya at ng anak ng Diyos at lahat ng kabilang sa church. 14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Doon pa lamang po, mga kapatid, ang signs na darating na po ang wakas, the moment, mga kapatid, ma-spread out na po ang Word of God. Of course, bago po ang wakas, magkakaroon muna ng millennial reign, ang ating 1,000 years reign. At bago mag 1,000 years reign, magkakaroon muna ng 7 years tribulation. At bago magkaroon ng 7 years tribulation, irarapture muna po ang church. Dagdag pa ho tayo sa Revelation 20:11 hanggang 15. Ito po ang wika, sa Tagalog ang Biblia. At nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi, at ang nakaluklok doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Verse 12, sabi po ng 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. And verse 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nasa kanila, at sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang gawa. And verse 14, at ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. And verse 15, at kung ang sinuman ay hindi masumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, yun po ang end times. Yun po ang huling wakas, o yun po ang wakas ng sanglibutan. So sa ating mga sumusubaybay, para pumasama po natin sa ating pong mga nakikinig at nanonood, ang unang pagparito ng Lord ay pumarito siya sa mga nakasulat sa balunbon ng aklat, at ang nakasulat doon ay upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya po siya ay pinarusahan, pinako sa krus, pinatay at inilibing, at sa loob ng 3 araw ay nagbangon na maguli at nag-resurrect ang ating Panginoon. At yun po ang unang pagparito. And then ang rapture ay it is not considered as second coming, kasi hanggang alapaap lang, sasalubungin lang po tayo at dadalhin tayo sa kanyang kinaruroonan, at we have tackled that already. At ang second coming ng ating Panginoon ay magtitik place after po ng 7 years tribulation. Kasi ang rapture ay magtitik place po bago po ang 7 years tribulation, irarapture po yung church. And then after 7 years tribulation, ay doon po magkakaroon ng Battle of Armageddon. And after Battle of Armageddon, si Lord po ay bababa sa bundok ng Olibo, at siya po ay maghahari ng 1,000 taon. And pagkatapos po ng 1,000 years reign ng ating Panginoon, magkakaroon po ng final battle. At pagkatapos po ng final battle, mga kapatid, na naandun na po ang tinatawag natin na paghatol, yung tinatawag natin na Great White Throne Judgment, hahatulan ang lahat ng mga patay.
at ayon sa kanilang mga gawa at ang lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at ang lumang lupa ay susupukin ng apoy at naglikha ang Diyos ng new heaven and new earth at ibinaba po ang new Jerusalem sa new heaven and earth at ang mananahan po dito mga kapatid ay ang mga remnant na mga natira po doon sa 1,000 years reign ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, again, ang second coming ay yung pagre-reign ng ating Panginoon dito sa lupa. Ang first coming ay yung kanya pong pagliligtas sa sangkatauhan, mga kapatid. Kaya ang rapture is not considered na second coming. Kaya ang tanong po ng ating kapatid kanina, asa na tayo? Kay Sister Estrella Guevara, 9 question niya po ito. Pagdating ni Kristo, ano ito? At ayon sa kanya, and I hope Sister Estrella Guevara, I answered your question. Hanggang sa muli po, God bless you.